Ang mga produktong akala mo magpapaganda, posibleng ikapahamak mo pala. Ganyan daw kapeligroso ang mga peking cosmetic product na nakuha sa raid ng mga otoridad sa Maynila. Napatunayan ng mga operatiba na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration ang mga produkto. Kaya ni-raid ang mga bodegang pinagtaguan sa mga ito base sa search warrant mula sa korte. Ang lahat to is kinukonsider as hazardous kasi nga unlicensed sila from FDA. Pinege ang mga sikat na cosmetic brand. Ang bentahan ng tunay na produkto hindi bababa sa 1,000 pesos. Pero ang peke, 50 hanggang 150 pesos lang. Tinatayang nasa 700,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiska. Pero ang dapat daw katakutan ay ang posibleng epekto nito sa mga makakabili. Karamihan ang bumibili nito is yung mga kabataan. Kasi sila yung kaya lang mag-afford sa ganitong price. Mayroon mga produkto tayong nakita na mga nakapost din sa online. Isang buwan nagsagawa ng surveillance sa mga otoridad bago nila salakayin ang 6 na bodega dito sa Binondo, Maynila. Dito umano itinatago ang mga illegal na cosmetic products bago dalhin sa mga kadalasang bagsakan sa Divisoria at Baclaran. Sa 6 na sinalakay na bodega, 4 ang positibo na ginawang imbaka ng mga kontrabando. Wala sa mga nireid na bodega ang may-ari umano na si Nelson Tan. Pero itinanggi ng pinsan niya na illegal ang laman ng kanilang bodega. Hindi naman daw fake eh. Hindi daw fake eh. Kakasuhan ang may-ari ng paglabag sa Consumer Act. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi.